Pag successful ka, nakaka-attract ka ng more success. So if you have your car, okay? If you have your car, mas makaka-attract ka ng mas magandang kotse, mas magandang opportunity that can make you rich. Positive Day Gdiverse, this is Dr. GGD Sunga from Rockstar Holding Corporation. Magandang hapon sa lahat ng mga Gdiverse natin. And this is the first time po tayo panood sa aking YouTube channel. Thank you very much. Please subscribe. Click na po yan, Doc. GG Sunga. And sa lahat na gusto magpa-coach kay Doc, or if you want to start, advertise, or improve your business, or you want to join my team, IMG Rockstar for your financial education and investment opportunity. And of course, an opportunity to earn additional income, lalo sa mga OFW. Okay, PM ka lang sa personal FB ko, nandiyan lang sa paligid. Alright, so pag-usapan natin ngayon ang mga expenses na pwede kang yumaman. Ito, ano lang kayo ah, huwag kayong magulat, huwag kayong mabigla sa aking mga sasabihin. Kasi ito ay taliwas sa mga naririnig natin, taliwas sa mga nababasa natin. Okay, so gusto ko, magpunta naman tayo dun sa not ordinary advice, alright? Alam nyo, ever since naman, medyo may pagkaiba yung mga advice ni Rockstar. Kaya yung iba, nagagalit sila sa akin. Pero, gusto lang natin sumubok ng iba. Ito kasi, based sa my experience natin, sa nakikita natin, okay? So, ito, ganito. Okay? So, ito, be ready for these expenses para kayo umaman, okay? Sa alip na pag-isipan mo, sir, okay lang ba? Sorry, Gilivers, ha? Yung background natin, di maganda yung, okay lang yan, yung blue? Okay lang, kasi background namin dito sa ano, okay. Gusto kasi nasisiyahan po kayong tingnan lahat, pati background ko, okay? So, ito na yung mga expenses na pwede kang yumaman na hindi nila ini-encourage. Pero ako, ini-encourage ko. Number one, you buy your car, right? Buy your car. Dok, ikaw naman, ano naman yung sinasabi mo, no? Bibili ka ng kotse para ka yumaman. Ganito po siya, ah. Ganito, okay? Di ba minsan tinitipid natin sarili natin? Ayaw natin gumastos, di ba? Iniipon natin pera natin. So, kakaipon mo, long term, wala eh. Di rin naman siya natutupad, di ba? Ako, matagal akong gusto mag-ipon, pero wala po siya nangyari. Nung nagsimula akong gastusin ang mga pera ko, dun may nangyari. Okay? So, of course, nakaseparate na dyan emergency funds natin, meron na tayong investment, nandun na yun. But yung extra money mo, you buy your car, okay? So, ganito, explain ko sa inyo why you should buy your car at paano kanya payayamanin. Unang-una po, yung car po ngayon, as you know, is a status symbol. Okay? Pag may kotse ka, ano nangyayari? Di ba? Mas ginagalang ka, di ba? Tingin sa'yo, mayaman, maging successful ka. Di ba? So, since it's a symbol of success. Alright? So, parang ganito po yan. Ito. Okay? So, ito. Symbol of success. At di ba sabi natin, pag successful ka, nakaka-attract ka ng more success. So, if you have your car, okay? If you have your car, mas makaka-attract ka ng mas magandang kotse, mas magandang opportunity that can make you rich. Kung paano mangyayari yan, si Universe ang may alam. Siya yung nakakaalam kung paano kanya payayamanin. You know, I started, nagkaroon ako ng second-hand car. Second-hand, tapos nagkaroon ako ng Wigo, tapos ngayon nagkaroon ako ng Nantera. Tapos sabi ko sa team ko kahapon kasi nag-gym kami, madami na kami. Sabi ko isang araw, dapat naka-van na tayo. Hindi na kasi yung mga gamit natin. So it's, hindi ko alam kung paano ma-attract, kung paano. Basta ako, naniniwala ako, bibigyan kaming, para lang sa team ko, production team ko, sa team ko sa gym, bibigyan kami ni Lord ng van. Alright? So, attraction kasi yan eh. So, buy your car, kapatid, para maka-attract ka na mas maraming opportunity. Yung mga detalya niyan, hindi ko na madidiscuss sa'yo, pero it's an attraction, okay? Maka-attract ng success yan. Kaya yaman ka, alright? So, second po, ito, second. Ito yung mga personal things. You buy things that, you know, that can make you feel good, look good, di ba? So, you buy yung mga damit na komportable ka, maganda, you can represent yourself well, di ba? Accessories, jewelries, kung ano ka. Hindi ko pinagbabawal yan. Kasi again, eto ah, lahat ng mga yan, mga status symbol yan of success. Ibig sabihin, when you have that, you are successful at nakaka-track ka ng more success. The same principle dun sa car, alright? So, yan. So, yung dalawa na yan, you buy those things, these things, okay? So, after mong ilagay talaga tama ang pera mo, naayos mo na yung iba-ibang financial foundation natin, natupad mo na, you go with this, alright? And number three, ito, number three, kapatid, na expenses na hindi mo panghinayangan
na magiging mayaman ka o successful ka. Your education, your school. Ano, you know, school matters. Lalo dito sa Pilipinas, di ba? Saan ka graduate, di ba? Nung bago ako sa TikTok, ang dami nagtatanong, "Dok, saan ka ba nag-graduate?" di ba? Kasi from Bataan po ako eh. Saan ka ba graduate? So, nung nag-PhD po ako, sabi ko sa ate ko, may sponsor ako ng pag-aaral. Ate ko, sabi ko, "Pag-aralin mo ako sa Miriam. Gusto ko yung last na ano ko, diploma ko galing Manila." Kasi dito ako nag-LM high school, college dito sa Bataan. Okay naman kami dito sa Bataan, pero syempre iba yung tingin niyo, 'di ba, pag galing Manila. So parang mas tumataas yung paningin nila sa iyo. So sabi nila sa akin, "Dok, ano tawag dito? Sa graduate." Sabi ko, "Miriam College." So naggawa nga akong TikTok na sa Miriam College ako. And I remember there were two schools nung bago ako mag-speaker. Tinatanong talaga nila, "Dok, sa high school galing?" And meron pang isang school, alam mo kaya ako kinuha? Na kasi university po siya, sikat po siya yung university. Kaya ako kinuha yung speaker because galing ako ng Miriam College. Kung hindi ako galing ng Miriam College, hindi nila ako kukuhanin. So, you see, it matters kung saan ka, anong napag-aralan mo, saan ka galing ng school. Though, you know, in some cases, case-to-case basis yan, in some cases, yung mayaman, di ba, kahit hindi nga graduate ng college eh, kahit saan nag-aral, di ba, depende po yan, okay? But for the sake of our discussion ngayon, kung pag-uusapan ng course mo, ang school mo, it matters kung galing ka sa ganong klase ng mga schools, okay? And, number four, expenses na hindi mo pang iinayangan, okay? Nayayaman ka. You can buy one course, you can enroll in one short-term course, or you can attend one webinar. Naalala ko si Tony Robbins, alam nyo, nag-attend siya ng seminar nito, Jim Rohn, di ba? Robert Kiyosaki, kanina siya umattend kay Robert Kiyosaki, di ba? Si, anong tawag dito? Tai Lopez, saan nagsimula yung tagumpay niya? Bumili siya ng course, ng online e-course. Si Grant Cardone, paano nagsimula lahat na yan? Kumuha siya ng course, nangutang, hindi ko alam kung sino sa kanila yung nangutang, basta nangutang pa sila, pang-enroll nila. And remember dito sa Pilipinas, naalala ko to, nabasa ko sa book ni Sir Chinggitan, kanina siya umaten ng webinar, na seminar, Zig Ziglar. Diba? So sometimes, sabi nga nila, it takes one seminar to change your life. It takes one course to change your life. At marami akong kakilala na one course lang, naging matagumpay sila. Sir Fibo Lim, Coach Fibo Lim. By the way, merong course si Sir Fibo, BGM. So, nandiyan lang ang link sa baba. Sir, pa-check ko nalalagay ang link. So, kung meron kang business, tutulungan ka niya on how to market your business. So, balik tayo. Ang ibig ko sabihin po, yung one course na yon, magkano ang gagastusin mo? Pero malayo ang mararating mo sa course na yan. So, huwag kang manginayan. Huwag kang manginayang. Kung meron ka ng pera nakatabi, bili mo ng course. Kung meron ka ng pera nakatago, i-enroll mo. Mag-enroll ka sa mga short-term courses. And it can change your life. Alright? Next po. Ito. Okay? So, number five na expenses na pwede kang maging umaman. Umaman, maging successful. You buy books. One time, meron akong kausap. Sabi niya, "Dok, binili mo yan. Ang mahal niya." Yes! I have collections of books. Nung nagsimula ako magbasa-basa talaga when I took up my MA. So, mula noon, every payday talaga binibili ko libro. Kung yung mga kasama ko sa mga namibili ng damit, ako namibili talaga ako ng mga books. Kasi yung books po, sabi ko nga po, yung success, yung failure ng author, nakasummarize na dyan, babasahin mo na, nakasummarize na yung mga gandang bagay na magmamotivate sa'yo. Okay? You buy books. I know expensive yan, pero marami na nabago ng buhay because of books, okay? So, last ito, na expenses, is winning one big relationship, alright? So, it can be your relationship with successful people, relationship with rich people. So, you have to win one people. Dapat meron kang maalagaan, o maipanalo, o ma-maintain na isang relationship. Kasi that one relationship, it can influence you to become rich. So, dapat pumili ka, sino ba dito yung pwede kong maging kaibigan to have connection. So, if there's a need for you to attend gatherings, you know, to be acquainted with that people, or matend ka ng course niya para maging kaibigan mo siya, of course, there will be expenses. Go ahead. You maintain one connection na isang taong successful para, you know,
makuha mo yung lifestyle niya, maano man lang, may vibe mo man lang kung ano ginagawa niya everyday, okay? So, para makapasok ka sa circle niya, pilitin mo kapatid, makapasok ka sa circle ng mga successful people. Pilitin mo makapasok ka sa circle ng mga mayayaman, okay? Ipasok mo sarili mo, alright? I know it's expensive, pero kaya mo yan para noon, you know, makita mo lang, ay, ito pala yung mundo ng mga mayayaman, ito pala yung mundo ng mga successful people, okay? Alright? So, Delivers, ilan lang to sa mga pwede makapagpabago ng buhay mo? Ang tanong ko sa iyo ngayon, ang challenge ko, saan mo ginagastos ang pera mo? Okay? So, sa mga ginagastos mo na ba na yan, merong isang bagay, isang pagkakataon na yayaman ka. Kung wala, start spending on these things para mabago ang buhay natin. Okay? Maraming salamat and please share this video sa lahat mga ibigay natin kahit OFW o dito sa Pilipinas para sama-sama tayo mabago tumula natin buhay. Thank you very much, Delivers. Enjoy the rest of the day. Yeah. Let's go, let's go.